Yung gali. Magandang kasabihan niya, bes. Pinilit lang, no? Pinilit lang yung na mag-rival. Ito na tayo sa nalakanan para sa ating tournament. Archangel, yan ang ating nasa red side. Ninja Killer with that Uranus Saksa for the Claude. Kay para sa Farza, Isol with an Atlas. And Escalera kagamit ng Baksha. Peso naman sa blue side, Ming for the carry, Lavarb for the Tham, Solenia dito sa Valir pero mukhang mapapatay na dun sa top lane. Avoid naman sa Esmeralda plus Angie, cute for Ebs para sa kanyang Johed. Eto na nga, nakita mo yung galing yung tropa ng Archangel sa mid lane, talaga namang ready to fight, inanala, no? Ready to fight para ma-delay agad yung Esmeralda. Sabi ko, puro mo. Sige, pero ito na tayo mga kaibigan. May lito ko na yung ever kang Archangel. Nakuha ang buff ng Best Esports. Flicker out agad. Literal, na napadaan dito ang Archangel. Pero may bit-bit na takeout dito against Best Esports. And so far, ito yung mga ayaw natin mangyari. Kung tayo ang Best Esports. Kasi yung Claude, nabibigyan ng opportunity. Kung titignan nyo ngayon kung saan sila pumupunta, dun sa mga farm sites ng Best Esports, kasi bottom lane side natin si Ming ang mabibigyan yata dito ng Archangel. So tinira ng Tore at disengage flicker out para kay Ninja Killa dito, pero nandun si Solenia for the backup. Si Atlas ang susunod, si parang Isot dito ang susunod. And naku, napadaan ka lang. Ayun yung tipong yung napadaan ka lang tapos may mga tropa ka nagiinom, preshot ka muna tapos ibibigay sa'yo isang buong baso. Yun. Talaga namang lahat ng shot na hindi sinat ng iba sa'yo. Sa'yo mapupunta. Yun, dali. Sa'yo mapupunta talaga pagkatapos mo nun. Hindi ka na mapapatayo, mapapa-stay ka na talaga. Pero eto na nga, yung hirap best ng wala kang blue buff, tapos mid lane ka pa. Hindi ka offlane . So parang hindi Esmeralda mo ini-expect na wala kang ganun. Tapos Esmeralda ka pa. So parang ang hirap nun para sa kanila. Sinecure kasi tinake out. Bawal lang nga daw kasi yung dine-in base. Kasi siya social distancing tayo. Kaya tamang take out lang. Daan lang. Pag ready na, tsaka na lang kukuhanin. Pero anyway, ngayon for Archangel, maganda yung pinapakita nila. Kasi yung isa din sa napatay nila dito against PES Esports is yung supposed yung magsa-set up since naiiwan yung Esmeralda or na-delay yung Esmeralda sa farm. So napaganda nga sa kanila yun. Pang counter for Archangel. Kaya sinabi natin, naku po si Solenia yata dito flicker out para sa kanya. Pero naku po, pinasok mga kaibigan. Eason, securing that kill for Archangel. Score now is 2-0. Ito yung sinasabi namin kalamangan na may dalawa kayong tanks. Nakikita nyo naman, isipin mo si Escalera, nilalabanan sila Barb. Pwede naman, sir, dyan ka sa apoy. Apoy laban sa apoy. Talaga namang mag-apoyan tayo, magsunugan tayo dito hanggat mapagod ka. So, yun na, pakunatan lang sila doon pero mukhang babackup na naman. Naurasan na naman nila dito yung blue buff. Mukhang makukuha pa nga pero si Void mukhang papasok na kapag BMI. Out lang din naman pero Eason mukhang tutulong. Uy, bumalik! Binalikan na mga dapat. Reset pa nga rin dito yung Violet buff. Ninja Killa. Delay killing spree para kay Eason plus the fatal links para sa kanya. Kita natin pinasok ni Barb. So buff dito nakuha pa rin ng Archangel ngayon sa ating laro. 3-0 score, lumalaki ang kalamang dito ng Archangel para sa ating laro. At ang ganda nung pagkaka-in out to ni Saks. Actually medyo na-delay yung Esmeralda na naman dahil sa pagkakuha nila. Turtle has been taken here by Archangel as well. We have Escalier now on the bottom lane. So napakakunat pala ng Archangel dito. Meron silang tatlong tank na hero, si Atlas, si Baksha, at saka si Uranus for the offlane. So kita natin dito, nabangga pa si Solenia and Akil para kay Saksa. Grabe talaga yung kayang ibigay na damage dito. Sobrang late na. Ito yung dahilan kung bakit binaban yung Atlas pagkalaban ng Archangel. Kasi si Eason talaga, yung player dito na pagka humawak ng Atlas, ang lakas mong barubal. Mga kaibigan, nakikita naman natin dito na literal na pambabarubal yung ginagawa niya dito. Pero Ming, naipit na naman and nakuha ni Saksha para sa kanya. So 2-0 agad dito yung Claude. Malaking angat sa kanya sa pera dito kasi halos lahat ng pwedeng kuhanin napupunta sa kanya. Tapos mukhang maglalaban pa dito yung direct sa baba. Yan, daling-dali, batang-bata. Pero oops, feather airstrike na ibigay. Lavarb mukhang gustong patayin si Keke pero Ninja Killa for the baka para nga naman hindi mapatay yung isang damage dealer lang nilang si Farza dito. Pero ito na naman si Claude. Pwede magbigay ng Blazing Duet yan. Pero oops, yun na nga lang daw yung nakita. Pasok naman dito pero napabalik po din. Plus the Blazing Duet coming from Claude. Pinasok na rin dito sa loob. Saksa, nakapag-BMI out dahil nandun si Ming pero nakakuha pa rin sila na third dito. Oh my! Tatamaan pa!
dali. Okay, another one. Two man down for Peso Esports for Archangel. Damage is healed. Ano talaga yung masasabi natin? Si Keke, samahan mo na nga damage ng isang claw dito for Archangel. 0-7 guys ang score. This is very crucial for Peso Esports. As early as now, kailangan mabigyan ng kills dito si Ming. Kasi masasayang yung Bounty Hunter. And this is a carry guys. Kung makatina yung marksman mo, dapat makati na rin yung set nyo. So anyways guys, kita natin dito, grabe yung zoning capacity na binibigay dito ng Archangel. Another one, Blazing Duet para dito sa ating Claude. Pero napakarang searing turret naman doon guys sa Lenya. So na-counter pa din ang gustong kuhanin dito ng Archangel. Although, we could see here, there is another turtle objective for the both teams. Sobrang taas ng chance na Archangel ang makakuha nito because they have this Farsa for the zoning out. Nako, grabe. Tapos may retribution pa to secure yung Demon Hunter Sword pa para sa kanya. And the Lavarb pa nga rin dito, hindi ka makakalapit kay Saksha sa pagkakataong yan. And meron pa dong isa to secure that one. So ito na nga na naman si Ison babagsakan, pero oops, na ejector dito ang isang Keke. Wala silang sapat na damage kasi wala pa yung isang tropa nila, pero babalik naman tayo dito sa baba direct. Tingnan natin dyan, pero oops, teka lang, hindi pa tapos. Saksha nabigyan, pero meron dun laban. Kaya sabi ko, ibigay nyo sa baba. Pero ayan na nga, si Boy dalaban kay Ninja Killa. Medyo makulat nga naman siya kaninang kinokontra. Ngayon papatayin na. Pero eto na naman si Saksha. Normalis, binarin lang water gun. At ayun, ang Blazing Duet. Uy, di pa tapos. Gusto pa isang. Grabe yung ginagawa dito ng Archangel guys sa ating laban. Damage is real talaga para sa lahat ng mga kaibigan natin dito, para sa side ng Archangel, sa mga tropang Presyo Esports naman natin. Kaya sinabi natin, all they have to do is create space para makahinga yung carry nila. Pero so far, hindi binibigay or ginagawa dito ng Archangel. We have 2.7k gold for this carry. Actually, dalawang players pa yung mas mataas dito sa gold niya. So, this is very critical for Archangel na patapos or tapusin agad yung laban bago pa tumaba yung carry dito. Tama ka dyan. Especially the damage, no? Sapat na yung damage ni Saksha para mandurog talaga. So, ito na naman mga kaibigan. Feather Airstrike. Huhulihin ba ni Iso ng isa? At ayun ang nakuha. Pero Lavarb manggagaling sa backlanes para patayin si paring Saksha. Pero uy, nag-flicker in pa nga doon para sa kanya. Pero dito, ang tropa ng Archangel kumpleto pa. Samantalang tatlo na lang, dalawa na lang ang natitira. Mukhang papasukin pa nga ata ni Ninja Killa. Tignan mo naman kung paano siya mambarubal dito. Grabe. Sobrang punat din, men. Talaga dito ng mga players from Archangel. Yung sinasabi natin, meron sila Atlas, meron sila Uranus at Baksha. Tapos si Baksha pang counter pa dito sa Esmeralda. At kita natin, inhibitor turret sa middle lane, sinisira na ang Cutie Forever. Halos wala lang buhay ang Joy dito ng tropang Peso Esports. At habang gusto nilang tumakas dito against Archangel, nasira yung Torres sa may middle lane. We have the arrival here for Escalera. Talagang huwag na natin patagalin pa kasi ito na ang tropang Archangel natin ngayon. Wala killing spree. Uy, ganda nun! Napakagandang feathered attack ngayon. Si Ming sama mo na rin with a godlike para kay Saksha. 0-20 for this game number 3. We only have turtle pa lang for this game. Nako po, talaga namang wag nang magpatumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka nga bang ibibigay niya. Yun na naman. Si Gege, ang main man for this game. Number 3 will go to Archangel. Grabe, bes. Bawal.